What is up mga Hagan Show? Big Boy Mix is back at it again with another vlog. So kita nyo naman sa title, DIY Home Gym. Kasi hindi na ako makatiis. Papagawa na ako ng sariling gym sa bahay. So kita nyo naman sa likod, nasa hardware tayo. Yung mga bakal na in-order ko, pinapaputol ko na. So medyo matagal kasi mano-mano eh. Lagari yung ginagamit nila. Tsaka madaming cut. After dito, iuwi ko na yung bakal. Then baka mamaya kitain ko yung Cali Athletes, may pag-uusapan lang kami. Then welding na sa bahay. Sa bahay gagawin yan. Sa dulo ng vlog na to, iko-compute ko lahat ng mga ginastos ko. Kasi mas gusto ko gawin na pasadya. Kasi alam ko mas makakamura ako tsaka makuha ko yung gusto kong design. Unlike sa online, mas malaki ang gagastusin mo. Plus shipping pa. So dito, mano-mano na gagawin sa bahay, welding. Stay tuned mga kagancho. Tapos kuya, joke lang, wala na, tapos na. tapos na. Basag kong basag. Kahiga kuya, kahiga. Subscribe na kayo sa Mix Ratio Vlog. Thank you po. So ayun guys, after 2 hours natapos din yung pagputol sa mga bakal. Ayan, ayan katabi ko na yung bakal. Yung iba nasa likod. Ito kasi mahaba, hindi kasi sa likod. One hour later. So ayun guys, vlog takeover muna kami ni ano ni Daryl sa vlog ni Migs. Subscribe kayo sa kanya kasi maganda na mga ilalabas na content niya. Mga yan, workout niyan, pamalakasan, pang big boy. Pero medyo na natin lagay natin ng calisthenics content yung video niya. Tara. Game. Dreaming real right now, now, now. If it wasn't working, I'ma work it out, out, out. Yeah, I keep on going till the lights go down. Yeah, till the lights go. Everybody wanna make millions, but not everybody been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got neither, everybody knows. Always been keeping it real, every time that I spit in the flow. I've been going to get it, they not gon' forget it. I've been going up, they been staying afloat. My music been personal, telling my stories. I'm telling the truth and my life been exposed. Talking to fans and we in it together. Ano yung ginagawa nyo? Calisthenics pre. Ano ba? Kanina ko pa kayo pinapalag, mali ginagawa nyo. Ano ba dapat ginagawa? Nakita na kami na may-ari ng channel ng YouTube. Pinapapagalitan yata kami. Turo kami ng form, mali daw form namin. Mali yung form namin daw. Asan yung ano, ginagawa nyo? Ito? Oo. Ano ba dapat? Kasi sa ano eh. Kita namin sa YouTube ganun ginagawa eh. Tignan nyo.
Bumabaloktot na yung bar nyo. Ano ba dapat? Kasi gamit dyan. Oh. Ah. Yun lang kasi yan. Ay, hindi bumabalik yan, Paras? Hindi! Ikaw, ano kaya man? Kayo pinapagilitan ni Tita, bumabaloktot yung sampayan nyo eh. Nga naman no. Ba't natin din siya lambitinan kasi, pre? Hindi kasi nila lambitinan yan. Tangina. Ano pala yun? Ayo. Eh, may natutunan naman kayo kay ano kay Big Boy. Tingnan nyo, hindi pala ganun yung ano, gamit. So, may natutunan din kami. Ang sakit next time. Sa mata. So, next time, ganun na rin gagawin namin, di ba? Ganun lang pala kasimple. Papakahirap pa kami. Araw-araw kami nag-workouts. Ganun lang pala kadali. Pinakita ni Big Boy. Nandaridagam pa. Naiiwan ako. Nandaridagam pa. Basa pa. Ito, pwede din to. Ayun pa pala. Uwi ka na? Uwi na po, boss. Sorry po. Mali-mali form nyo. Sorry, boss. Uwi po. Oh. Sana mauwi na. Sa amin. Tanga-tanga, mauuntog pa dun sa bubong eh. Uwi ka na. Tangina, mali ka ng sinabihan mo! Oo, tangina mo! Tangina mo! Hala! Eh. Ay. Oo nga pala yung kamero. Nasa yun na to. Uwi na ako. The next morning. Na nga mga gancho, tapos ko na ipagawa yung mga kailangan ko na equipment para dito sa bahay. So, squat rack, dip bar, tsaka bench. And ipapakita ko na sa inyo ngayon yung final product and kung magkano lahat ng ginastos ko. So, tara na. So, ito yung squat rack na sinasabi ko sa inyo. Squat, bench, overhead press, magagawa nyo dyan lahat. And ito yung dip bar. Ngayon, yung bench, yung higaan ng bench, hindi ko pa napapagawa, hindi pa nalalagay ng foam and cover. So, pansamantalan, kinabitan ko muna siya ng foam para at least malambot yung higaan. So, kung mapapansin nyo, may mga kalawang na siya kaagad kasi hindi ko siya agad pininturahan ng primer. Pati yun, meron na din. Pati itong bench. So, dapat pagkatapos gawin, pininturahan na kaagad. Nung ginagawa pa lang to, bumabagyo na. So, pagkatapos gawin nito, binaha siya kaagad. Kaya kinalawang kaagad ng ganyan. Yung sinasabi ko sa inyo na pintura, parang ganyan yun. Yung pula na yan. Para ma-prevent yung kalawang. I don't wanna look like this. Fuck. I don't wanna feel like this. Fuck. Wish I didn't miss her so much. Knew that this would happen. Fuck. Love, break a mirror. Yeah, fucking break a mirror. Glass shatter, gums bleed. The fucking never clear. Eyes red, mind race. Fucking wish that you were here. I was really fucking hoping it'd be different this year. She optimistic, not me. No quiero estar aquí.
O yun, nakita nyo naman yung mga pinagawa kong home gym equipment. Parehas lang siya sa mga nakikita nyo sa Facebook or kung saan man na may nag-online selling na pang gym. So bakit pa ako magpapakahirap gumawa ng sarili ko? Eh pwede naman bumili na lang ako ng buo na, at least mas madali pa. Dahil wala akong pera. Tsaka tayo mga Pinoy, gusto natin kung saan tayo mas makakatipid. Okay lang mas mahirap basta mas makakatipid tayo. So yun na nga, kaya ako nagpagawa ng sarili ko dahil mas tipid, mas makakamura pa kayo. So bakit nga ba mas okay magpagawa ng sariling gym? Tulad nga na sinabi ko, unang-una mas makakamura ka. Pangalawa, sariling design mo, pwede mong gawin. Pangatlo, sariling materials, kung anong klaseng bakal lang gusto mong gamitin sa pang-gym mo. Pang-apat, yung sukat na babagay sa'yo kasi hindi naman lahat ng tao pare-parehas eh. Tulad ng mga nakikita ko sa online, yung squat rack nila is pwede sa mga taong 5'5 ang height and below. Yun ang problema ko. 6'5 ako, so hindi ako pwede dun. Masyadong mababa yun kung gagamitin ko siya pang squat. Kasi ako, ang pinagawa ko sa squat rack is 6 flat ang sukat niya, ang taas niya. So, saktong-sakto siya kapag pinatok ko siya sa batok ko, yung bar. And sa mga bakal na ginamit ko, gusto ko lahat ng bakal makapal. Gusto ko matibay. Una-una dahil mabigat ako. Tsaka pangalawa, yung pwesto ng gym ko is binabaha. So, kahit mababa siya sa tubig, basta may primer siya, tsaka yun nga, makapal din yung bakal, matibay siya. Hindi siya agad-agad kakainin ng kalawang. Ang mga ginamit ko na bakal is isang square tube bar, isang round tube bar, and isang angle bar. So pag binili nyo yun, lahat yun, 20 feet kagad ang ibibigay sa inyo. Hindi pwedeng tingi-tingi. Pero pwede nyo ipaputol sa gusto nyong sukat para mas maiuwi nyo na mas madali. So, yung pagputol nila ng bakal doon, may bayad doon. Isasama ko na yun sa bilang ng gastos. So, yung bakal and yung paputol, 2,200 ang ginastos ko doon. Bakal pa lang yun. Tapos, doon sa primer, yung sinasabi ko sa inyo na pulang pintura para maiwasan yung kalawang, nasa 150 siya, isang lata. 1/4 ata yun, 1/4. Sa pagpapa-welding naman, ang ginastos ko doon is 650. Yun yung bayad ko sa welding, sa labor. So, nakikita nyo yung pinagkaiba. Saktong 3K. Meron na akong bench, squat rack, and dip bar. Tatlo na yun, 3K lang. May mga nakikita ko sa IG, binibenta nila squat rack lang, 5,500 na. And hindi pa ako kasya doon. Kung ako, magpapasadya nang ganun sa kanila, nang sa sukat ko, mas mahal. Baka hindi lang 5-5 ang singilin sa akin. So, mas maganda na yung squat rack mo, hiwalay din yung deep bar, kasi yung ibang nagpapagawa nun, buo na. Ang mahirap lang dun, hindi mo siya malilipat ng basta-basta. Mas maganda kapag hiwalay kasi kahit saan pwede mo siyang dalin. Mas madali siyang igagalaw o ilipat ang pwesto. So, hindi ko na ibibigay yung sukat na ginamit ko, yung mga pinagputulan ng bakal. Dahil tulad yan ang sinabi ko, mas madali kung kayo mismo magsusukat para suwak na suwak sa inyo. Kasi kahit naman sabihin ko yung sukat na ginamit ko, 6'5 ako, hindi naman lahat ng tao matangkad. So, baka halos wala din makagamit ng sukat ko. Kasi may mga ibang taong sumubok na ng gamit ko, nahihirapan sila kasi yung bench ko ang taas. Yung hawakan sa deep bar masyado makapal. So ayun na guys, nasabi ko na sa inyo lahat ng kailangan nyo malaman. Tandaan nyo, 3K lang, meron na kayong magandang home gym setup. Basic setup lang siya pero maganda na. Magagawa nyo na lahat ng kailangan nyo gawin. So hanggang dito na lang, tatapusin ko na to. Sorry medyo matagal bago ko na ilabas ng vlog na to kasi in-enjoy ko muna yung gamit ko kaya hindi ako nakapag-vlog masyado. So, laging tandaan, mag-iingat kapag nasa labas. Always wear your face mask, face shield. Always be gun show ready. Like and subscribe. Until the next vlog. She still want me, say lobby. I can't even leave my place without hiding my face. Just to glamorize dash. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10.